Bago ko po umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig dito sa iyong programa, Mami Annex, sa ang liham ng nakaraan short story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Pidot na taga Lapu-Lapu City, Cebu. Oh my golly! Ang ganda naman ng babae paparating dito sa tindahan. Baka may bibilin niya. Baka bagong dating niya dito. Ganda naman! Hi! Hey, nanay! Nanay ka dyan. Ano yung pinisilip-silip niyo dyan sa labas, ha? Sabi ko sa'yo mag-arrange ka ng mga itlog dito dahil paubos na. Sino ba yung sinisilip-silip mo? Alis ka nga dyan na makita ko din. Si nanay talaga, Ay, umalis ka nga dyan nang makita ko din. Nakaganda nga ng batang ere. Sige, pagsilbihan mo. Magandang umaga po, Nay Georgia, Pidot, pabili. Ay, si Donna pala ere. Akala ko kung sinong magandang dalaga na paparating dito. Ang apo pala ito ni Nang Purang at ni Noy Basilio. Sige, Pidot. Ikaw nang bahala dyan. Ikaw pala yan, Donna. Akala ko kung sinong ibang dalaga na bagong salta dito sa baryo natin. Ikaw pala yan. Anong gusto mong bilhin? Ay, hindi naman ganun kaganda. Ito naman si Pidot. Palabiro ka talaga. Pabili nga ng sardinas at isang itlog. Totoo naman. Sige, bigyan kita ng sardinas at itlog. Ilagay ko lang dito sa plastic, ha? Para hindi mabasag, ayusin ko ng ilalagay. Ito na. Donna, pwede ba akong aakit ng ligaw mamayang gabi? Ha? Bayaran ko muna yung sardinas at saka itlog. Ito na yung bayad, Pidot. Wala namang problema, Pidot, kung aakyat ka ng ligaw. Kaya lang, parang may paparating na malakas na ulan. Alam mo naman doon sa may bandang amin, sobrang liblib. Kaya, ikaw ang bahala. Wala namang problema sa akin. Sige. Sige. Pupunta ako sa iyo. Ulan? Ay sus! Wala yung ulan. Pupunta ako mamayang gabi. Donna, salamat. Sige. Pidot, aalis na ako. Bye-bye. Yes! Ay, Pidot. Halika muna dito at magkumain ka muna. Kasi hindi maganda yung aakyat ng ligaw na walang kain. Baka magutuman ka doon. Sige na. Medyo matirik pa naman yung lugar ni nila Donna dahil nasa liblib talaga sila. Kain ka muna dito. Ay, huwag na, Hunay. Hindi pa naman ako nagugutom. At saka hindi naman ako magtatagal doon kasi bibisita lang naman ako. Kaya, pag-uwi ko na lang, Nay, ha? Hindi pa naman ako gutom, eh. Sige, Nay, alis na ako. Buti na lang at malapit-lapit na ako sa kanila-kanila pa ako maglalakad dito. Sobrang ang riblib ang bahay nila doon, ha? Pero, huwag maging akin na siya. Saan yung sapitra? Para malapit lang sa bayan. Kunting tiis lang, Pidot. Kaya to. Para nagutom ako. Sana kumain nila ako bago umalis. Oh my God! Hala! Kumikidlat na. Kumukulog pa. Ang lakas. Buti na lang. Andito na ako kina Donna. Tao po,
Donna? Donna? Hala! Pidot! Pasok! Masama ang panahon. Bakit ka pa pumunta dito? Diba sabi ko sa'yo na akit ako ng ligaw? Kaya akit ako ng ligaw. Okay lang yan. Ulan at kulog lang yan. Wala yung problema. Ay, sino ba yan? Papasukin mo na dito. Malamig yung hangin na pupasok dito sa loob ng bahay. Donna, sino ba yan? Si Pidot po, Lolo. Papasok ka na. Magandang gabi po, Lolo Basilio. Magandang gabi po, Lola Purang. Nandito ho ako para aakit ng ligaw sa apo ninyo na si Donna. Oh, sige. Oh, walang problema yan. Sige. Donna, nasaan ba yung maliit ko na palayok dito? Ito ho, Lolo. Ito ho yung palayok no na paglagyan nyo po ng problema po. Ayan ho. Ay, nako, Donna. Pagkatapos mo kasing hugasan, ilagay mo agad dito sa tabi ko nang alam mo naman na may hubak ako eh. Sige, entertainin mo yung bisita mo at dito kami sa kusina matutulog ng lola mo. Sige. Ay, Donna, makainin mo muna yan si Pidot. Eh, baka hindi pa yan kumain. Ang aga-aga niya pumunta dito. Pidot, meron kami ditong konting natirang sardinas at meron ding talaba na sa palayok na kalagay. Kung magugutom ka, Donna, kung magugutom si Pidot, pakainin mo lang dito, nandito na sa ibabaw ng lamesa. Pidot? Lolo Basilio, hindi rin ako magtatagal eh. Kasi uwi din ako. Salamat na lang po. Pidot, masama ang panahon. Huwag kang na lang umuwi. Dito ka na lang matulog at bukas ka na umuwi. Baka matamaan ka ng kidlat dyan sa labas. Alam mo ba nung nakaraang linggo na masama din ang panahon, yung kalabaw ni Manang Poreng mo ay abay. Namatay dahil natamaan ng kidlat. Kaya ikaw, dito ka na matulog ha. Punta na ako doon sa lolo mo. Sige, dito na kayo ha. Pidot, huwag ka na lang umuwi. Dito ka na lang matulog, sabi nila lola at lolo. Kasi masama talaga ang panahon. Ipaglatag na lang kita ng banig at saka ipagkabit ng kulambo. Okay lang ba sa iyo na dyan ka lang sa papag matulog? Sige. Matulog, dito ako matulog sa inyo. Sige, pero kailan mo kaya ako sasagutin? Pidot, pag-isipan ko muna. Sa ngayon, medyo masama talaga ang panahon at wala ding ilaw. Lampara lang yung ilaw natin. Mauubos na lang yung gas. Pag-usapan na lang natin yan ulit bukas. Sige, ipaglatag na kita ng banig ha. Sige. Maghihintay ako kung kailan mo ako sasagutin. Salamat. Sige. Hindi talaga ako makatulog. Kanina pa ako pabaling-baling dito sa higaan ko. Nagugutom ako. At saka, walang ilaw. Dahan-dahan akong pupunta sa kusina. Kakainin ko yung sinabi ni Lolo na may talaba at may sardina silang natira. Ano yung naapakan ko? Nandito na ako sa kusina nila. Gagapang na lang ako. Ito. May nakapkap ako. Ito na yata yung talaba. Gutom na talaga ako.
okay na to pang pangtapos sa gutom ko. Ah, medyo maalat-alat pero okay na to. Saglit. Hugasan ko lang dito sa may dito mayroon silang tubig. Ayan. Itaob ko na lang to dito. Balik na ako sa igaan. Ah, salamat naman. Umaga na pala. Uuwi na ako. Ay, Donna. Saan na ba yung panayok na nilagay ko dito kagabi sa tabi ko? Ba't wala na dito? Ha? Eh, Lolo, nandyan lang yun yan. Hindi ko naman ginalaw. Ay, nakong bata ka. Anong hindi mo ginalaw? Eh, hinugasan mo nga at nilagay mo dito sa ibabaw ng lababo. Ay, nako. Sabi ko sa iyo, huwag mong pakialaman ito. Dahil ako lang ang gagawa niyo to. Huwag mong itapon dahil ako na ang magtapon. Ay, nako, bata ka. Ano pala yung hinigop ko kaninang madaling araw? Hindi pala yung talaba? Mami Onyx, agad akong umuwi sa amin at dumiretso sa aming tindahan at uminom ng isang plat ng tanduay na nagbakasakaling maisuka ko lahat kung ano man yung hinigop ko sa madaling araw na iyon. At lumipas ang ilang mga buwan, Mami Onyx, naging kami ni Donna at nagpakasal at nabiyayaan kami ng isang anak na hanggang ngayon ay magkasama pa rin kaming masaya, subalit hindi niya nalalaman ang lihim na iyon, Mami Onyx. Hanggang dito na lang ang aking liham ng nakaraan, nagmamahal, Pidot.